Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-usapan natin kung paano nga ba mag-duplicate. So, magiging honest ako sa inyo, para sa akin, itong duplication sa leadership ko, dito ko pinakamahina. Okay, pero syempre, nag-improve ako. Hindi naman ako tumitigil. And napansin ko, dun sa mga nakaka-duplicate talaga sa akin, actually, hindi naman talaga, hindi ako ganun kadaling i-duplicate bilang upline. So, ang ginagawa ko sa mga downlines ko, kasi ang nakikita nila, di ba, ganito, gumagawa ako ng mga videos, gumagawa ako ng mga content na nakakatulong, yung mga post ko na chorba, di ba, yung mga nakakatulong, nakaka-motivate. So, yun yung nakikita nila na ginagawa ko. Pero, ang tinuro ko sa kanila is gawin mo kung ano yung ginagawa ko nung nandun ako sa level na yan. So, bilang mga upline, ewan ko kung meron sa inyo nanonood dyan na yung feeling na bilang ikaw upline, ang layo mo dun sa downline mo, di ba? Ang laki ng result mo, ang laki ng agwat mo. So, malaki may tutulong rin ito sa'yo kasi ganun yung naging dilemma ko. Ganun yung naging problema ko. So, paano ako i-duplicate na ganito? Alam nga naman gumawa rin siya ng mga videos. Hindi ganun yung pinapagawa ko sa kanila. So, kung mapapansin nyo, wala kayo, sa ngayon, wala pa kayong makikita sa mga downlines o sa mga leaders, even mga leaders ko, na even kumikita na ng malaking iba, ilan sa kanila na gumagawa rin ng mga ganitong videos. Kasi, ang pinaduduplicate ko sa kanila is yung mga bagay na duplicable o yung mga bagay na madaling i-duplicate para kumita. Kasi yun naman ang importante sa simula. Yung mga paggawa-gawa ng ganitong videos, hindi ito basic. 3 years na ako sa networking bago ako nag-start na gumawa ng mga ganitong videos. Pinakaunang video ko yata, March 2016. Nandun pa yun sa Facebook page ko. Nandun pa. Meron pa akong copy ng video na yun hanggang ngayon. Pag tinitingnan ko yun, di ba? Hey, this is Carl Serrano. I'm the founder of Team Greatness Marketing and I'm also the author of the ebook Ang Hirap Maging Mahirap. Grabe! Ang laki ng in-improve. Diba? So, yun yung nag-start ako 3 years na. So, ibig sabihin, hindi pang baguhan to. Itong ginagawa ko dito sa YouTube. Kaya wala kayong, sa ngayon, wala kayong makikita na how to YouTube. How to create videos, mga ganun. Wala kayong makikita mga ganun na tinuturo ko kasi hindi to pambaguhan. Okay, hindi ito pambaguhan. Siguro in the future, gagawa ko ng course tungkol dito, pero hindi siya para sa baguhan. Kung ikaw baguhan ka, anong i-video mo? Di ba? Tungkol sa mga problema mo sa buhay. So, yun yung point ko. Hindi ito yung basic. Hindi ito pang-beginner. So, mga tinuturo ko, more on pang-basic, kailangan na, regardless kung leader ka na or hindi pa, may team ka na o wala pa, may a-apply mo siya sa business mo. So, sa ano na to, sa video na ito, pag-usapan natin yung 4 step na ginagawa ko, paano ako nagdu-duplicate ng mga downlines offline and online. Isa sa mga pinaka-challenging na duplication method para sa akin ay yung pag-duplicate online. Kasi hindi ka nakikita kung ano ginagawa. Unlike sa offline, di ba, usually, siguro karamihan sa inyo ganun, madaling ma-duplicate pag offline kasi nakikita kung paano ka mag-present, paano ka manamit, paano ka kumausap sa prospect mo, paano tindigan mo, yung tono ng boses mo. Madaling makopya. Unlike sa online, hindi ka nakikitaan di ba? Nagka-chat lang kayo, minsan video call, di ba? Hanggang lang. Pero hindi nakikita paano ka, pag nakikipag-usap ka na sa mga prospect mo, paano mo kinakausap. So, medyo challenging pagdating sa online. Pero itong 4 step na ituturo ko sa inyo, applicable siya online and offline. Pero yun nga, medyo challenging lang siya pagdating sa online. Kailangan nyo na lang mag-adjust, okay? Kailangan nyo na lang mas tindihan pa yung guidance nyo sa mga online nyo na members, kung meron mga kayong gano'n, na malayo sa inyo kumpara doon sa mga offline nyo. Kasi sa offline, mas madali lang. So, sa first step, I do you watch. Okay? I do you watch, ibig sabihin nun, habang ginagawa ko, panoorin mo lang muna ako. So, yun yung first step sa duplication. I'm sure yung iba sa inyo na ituro na, pero usually, yung tinuturo lang 3 step eh. Diba? So, tataka kayo, bakit 4? Sa akin, 4. I do you watch. So, ibig sabihin, panoorin mo muna ako habang ginagawa ko para makita ko kung paano ko ginagawa. And then, later on, proceed ka na sa step number 2. Siguro mga after a week, diba? Na panapanood ka nung downline mo, 3 days to 7 days. Depende rin, kasi may mga downlines na gusto na kaagad nilang gawin. So, kapag ka mga ganun, hindi hayaan mo nang gawin nila. So, kapag ka ganun na yung nangyari, second step na, I do, you do. Okay, second step is I do, you do. Ibig sabihin, sabay nyo ng ginagawa. Aba, nagpe-present ka, nagpe-present din yung downline mo. Sabay nyo ng ginagawa yung business. Ay, sabay nyo ng ginagawa yung dinuduplicate mo sa kanya. Then after that, do sa I do, you do, makikita mo doon, actually, hindi pa pala. Sa third step pa pala. Sa third step is yung you do, I watch. So, ibig sabihin, habang ginagawa niya,
nanonood ka na lang. So dito, nandun ka na sa more on coaching side. Nandun ka sa coaching side kasi habang pinapanood mo siya, nakikita mo kung ano yung mga pwede niyang i-adjust, ano yung mga mali sa sinasabi niya, ano yung mga na-encounter niya na problem, bakit siya nahihirapan, di ba? Yung mga prospect na nakakausap niya, pwede ka nang mag-analyze, pwede mo na siyang bigyan ng constructive criticism mo kung ano yung pwede niyang i-improve. So, nandun ka na sa coaching part. Tinitingnan mo kung paano niya ginagawa. And finally, ito yung step number 4, di ba? Usually, hanggang third step lang, yung tinuturo sa offline, sa old school. Pero hindi ko alam kung nituro rin sa inyo tong fourth step. Fourth step, ito yung pinakang importante sa lahat pagdating sa network marketing. Okay, fourth step sa duplication. Fourth step, pinaka-importante is yung I watch you duplicate. Okay, so ibig sabihin nun, kung ano yung ginawa mo from step 1, gagawin na rin niya sa downline niya. Okay, kailangan doon sa process ng duplication na yun, may mapasali siya, tapos gagawin na rin niya doon sa downline niya kung ano yung ginawa mo sa kanya. Which is, back to step 1, I do, you do. Which is, siya na, tapos yung downline na niya. Nag-duplicate na, ibig sabihin, na-multiply ka na. Sa kanya, duplication yun, ikaw, multiplication ka na. Okay, kasi ginagawa mo yun. At the same time, hindi mo naman to sa totoo lang, hindi naman to necessarily pwede mong gawin sa isang tao lang. Pwede mong gawin to sa maramihang tao. And yun naman yung positive advantage pagdating naman sa online. Kasi pwede mo siyang gamitin sa online sa maraming tao. Unlike sa offline, na limited lang. Kasi, just imagine kung ganun yung gagawin nyo, 100 kayo. Ang hirap nun, di ba? Lahat sila 100 nanonood sa'yo. Ang hirap nun. So, kailangan, sa simula, ganun ka na, doon naman talaga mag-i-start. Sa simula, konti lang naman kayo eh. So, ganun lang rin yung gagawin niya. So, yun yung pinaka-importante yung fourth kasi kailangan mag-duplicate at mag-multiply na sila. Mag-multiply ka na. Ginagawa na rin niya. Nagte-train na rin siya katulad mo. So, sabi nga ni Eric Worre, network marketing without duplication is just another job. Kung hindi natin mamamaster yung duplication, mahirapan tayo sa business. Kasi yan yung isa sa pinaka naging matinding challenge ko na ang lakas ko mag-recruit, ang lakas ko mag-direct, hindi ko na-duplicate. Nahirapan ako ma-duplicate kasi akala ko, dumating rin ako sa point na akala ko kailangan nilang gayahin lahat ng ginagawa ko. Pero na-realize ko na hindi naman. Kailangan nilang gayahin kung ano yung ginagawa ko dun sa level nila, which is yun yung pinapakita ko. O pinapakita ko sa kanila. Yung level nila, bumababa ako doon sa level na yon para magaya nila. Which is yung profit-producing activities, basic prospecting, presenting the business, kung sa online, di ba? Sharing the business, promoting the business, follow-up, closing, handling objection, yun, basic. Yun yung pinapakita ko sa nila kung paano nila dapat gawin. Kasi nandun sila sa level na yon. So ayaw, marami ka natutunan dito sa simple video na ito. And make sure, apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. And comment ka dyan sa baba kung sakasakali meron ka mga katanungan. Mali mo ma-feature yan sa susunod natin na video. Kung meron ka mga suggestion, violent reaction or whatever, comment ka lang dyan sa baba. Sinasagutan ko yung mga comments dyan. And kung nagustuhan mo tong video na to, make sure, click mo yung like and i-share mo to sa nakilala mo or sa teammates mo, downlines mo, na nahihirapan mag-duplicate sa kanilang business. I'm sure makakatulong ito sa kanila. At kung hindi mo pa napapanood yung Walang Paweran Bootcamp, yun yung free training na ginawa ko para sa mga network marketers. Eye-opener yun. Especially kung ikaw nahihirapan ka sa business mo, kahit sinunod mo na lahat ng tinuturo sa'yo ng uplines mo, ginawa mo na lahat ng sinasabi nila, pero wala pa rin nangyayari maganda, and ang masaklap, unethical pa. So, this free training, malaking may benefit nito sa'yo. Click mo lang, hanapin mo lang yung link sa description ng video nito. Makikita mo sa ilalim, Walang Paweran Bootcamp. So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Sure, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka. And i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!